Hi guys! Magandang hapon po and welcome po ulit sa ating taniman sa loob ng bahay. So last month po is nag-start na po kaming magtanim ng sayote. So ngayon po is ipapakita po sa inyo kung ano na po yung nangyari dun po sa mga sayote ang atin pong naitanim last month. So after 3 weeks po, ito na po yung ating sayote. Ayan na po siya. And yun pong butong ginamit namin dito is galing lamang po sa tindahan. Dahil dito po kasi sa amin is wala po dito ang nagbibintang buto na para po talaga gamitin sa pagtatanim ng sayote. So ang ginagawa po namin is pumipili po kami ng sayoteng medyo magulang na or magulang na, at yun po yung aming gagamitin sa pagtatanim. Dahil pag hindi po magulang yung sayote, meron po siyang hindi po siya minsan nabubuhay or nagkakabals po siya and hindi po siya tutubo. So yeah, so meron po kaming dalawang paraan po sa pagtatanim po ng sayote. Yung una po is hinahayaan lang po namin yung sayote na tumubo siya, saka po namin nilipas sa paso. At yung isa naman po is ang ginagawa po namin, alaya po nito, ang ginawa po namin dito is hinati po namin yung sayote and then kinuha po namin yung buto niya and binalot po namin ng paper towel and binasa po namin sa maligamang matubig and saka po namin in-store sa Ziploc. So after 3 to 4 days po, tinanggal po namin siya doon and saka po namin siya inilipat dito. Kaya po kung makikita nyo is yun po yung buto ng sayote po. Yan po. Yan po yung buto ng sayote na pun pong ginamit. Yan. Yun po yung isa sa paraan ng aming pong pagtatanim ng sayote. And yung isang paraan naman po is ang ginagawa po namin is hinahayaan lamang po namin na mabuhay po yung sayote. And pagka nagkaroon na po siya ng steam, saka lamang po namin siya itatanim sa maliit po munang paso and then pagka medyo mahaba na po siya is saka na po namin nilipat doon po sa malaking paso. So ipapakita po sa inyo ngayon kung ano po yung itsura doon pong sayote na hinayaan lang po namin na mabuhay at hindi po namin na ginalaw yung mismong sayote po. So ito po siya. So ito na po yung sayote na kung saan ay inantay lang po natin na tumubo po siya or mabuhay po siya dun po sa mismong bunga niya. So same lang din po to dun sa isa kanina, it's 3 weeks old din po to siya. And then kung mapapansin niyo po, meron na po siyang mahabang vines, so mataas na po siya. Yun po. Yan po sa kabila. So napansin ko po na mas mabilis po lumaki yung pong ating sayote kung hahayaan lang po natin na mabuhay dun po sa mismong gulay niya. Kumpara po dito sa ating sayote na tinanggal po yung buto niya, yun po siya. Pero kung mapapansin nyo rin po, mas mabilis po mag green yung dahon po ng sayote na tinanggal po natin yung buto kumpara po dun sa sayote na tinantay po natin na mabuhay lang po dun mismo sa bunga niya. So yeah, yun po yung ating sayote. Thank you.
Okay guys, so yun po yung update ng pong ating sayote natin pong naitanim nung nakaraang buwan. So far is maganda po yung tubo niya and healthy naman po siya. And kung napansin niyo po kanina is gumamit po tayo ng grow bag and paso doon po sa ating sayote. So kagaya po ng ampalaya and yung upo natin, yung ating pong sayote is hindi na po natin siya ilipat sa lupa, kundi doon na po natin siya palalakhin at pabubungahin sa grow bag and sa paso pagsapit po ng spring or summer. Saka lang po natin siya pwedeng ilabas ng bahay. So, yeah. Ngayon po is antayin po natin kung ano po yung mangyayari sa ating sayote pagkaroon po ng ilang linggo. So, yeah. Hanggang sa muli po. Thank you for watching, guys. And please don't forget to like and subscribe. Yeah. Maraming salamat po.